syempre, tuloy-tuloy ang excitement. Kaya itoto na natin ito. Narito na ang ating susunod na speaker from Queen, from Cebu, mga kaibigan. Isa pong dedicated woman na umasenso at nakamit ang tagumpay dahil po sa health well. She is a former medical representative, isang nanay na nangarap at nagsumikap para sa kanyang mga anak at pamilya. Let us all welcome Ms. Sandra Ilustre! Thank you so much. I remember when our beloved President CEO, Madam Vicky Espirito, once said during her talk here in Cebu, that was 2 years ago, sabi niya kahit isang bote lang daw ng green barley ang binili at ininom mo, you will become or you will belong to our HWIC family. Bakit tumatak sa isip at puso ko yung mga sinabi niya? Kasi my story started with just one bottle of green barley. Okay, maraming family ko, nagbago ang buhay, yung ako mismo at saka yung mga taong naniniwala sa akin at naniniwala sa ating company, ang HWIC. Wonderful morning everyone to my beloved good dealers, leaders, guests from different place parts of the Philippines, from Luzon, Visayas, and Mindanao. And from outside Philippines, we have also, I know marami kayo dyan nanonood today, mga kasamahan ko from Cebu, Davao, and we have also from Tacloban, Jurasato City, CDO, and also we have also in Bulacan, also from Hong Kong, Brunei, Saudi Arabia. No, binabati ko kayong lahat ng maayong buntag and welcome to our Hatawan 2021 virtual sizzle. Okay, of course, I would like to greet and thank also our management of HWIC for especially our operations manager, si Miss Rose and Ma'am Vicky for choosing me as one of the speakers today. I am so thank you so much. I am so thankful, no? sa ating first Hatawan 2021 virtual sizzle. And most especially my mentors, si Bro Warren, and also most especially the power couple and our pillars, si partner Mel and partner Cora. Thank you so much and maayong buntag sa inyong tanan. And syempre pa our service center operator here in Cebu, si partner Paul and also si Mona D who are watching right now and all service center operators nationwide. So welcome to our Hatawan 2021 virtual season. Okay. And lastly but not the least, from the bottom of my heart, thank you so much Ma'am Vicky and Sir Joey Espirito. Dahil sa inyo, meron tayong HWIC. Ma'am Vicky and Sir Joey, daghan kayong salamat and maayong buntag sa inyong duha. And to my relatives also who are watching right now, welcome, thank you so much. And okay, today actually I am so proud and honored to be part and one of the speakers of our first Hatawan 2021 virtual season. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi kasama ko the successful people of HWIC, no, the successful people of yung company natin, of course. So palakpakan naman natin sila. Okay, I am Sandra Ilustre, a former medical representative, 58 years old, a graduate of Bachelor of Science in Commerce, no, and a mother of three amazing children, and also I'm a lola of two little kids. No, they are my inspiration. Okay, and why until now I am here with HWIC? Alam mo dito sa HWIC, meron talagang forever. Imagine magti 13 years na ako dito, no, and counting. Okay. Dito, I will tell you now my story about that started with just one bottle of green barley. A friend of mine invited me to attend a product presentation. Sabi niya, attend ka kasi magaling yung speaker. Sabi ko, okay, magaling yung speaker. Yung product ko yung magaling, no? Medyo negative that time. Dahil kaibigan ko nga, umattend ako. So pagpasok ko pa lang, alam ko na it's a network marketing business talaga. So, actually, bakit ganyan ako? Dahil
ayoko na ng network marketing. Ang dami ko nang nasalihan. Ang iba nagsara, ang iba nandyan pa rin. Kaya lang umiba lang ako ng landas. In short, walang nangyari sa akin sa mga sinalihan ko dati. That time, sa totoo lang, naghahanap talaga ako ng opportunity. But not networking, business, and also, hindi na ako, ayaw ko na magiging empleyado. No? But one day, in-invite ulit ako to attend the launching of, Health Wealth International Corporation here in Cebu. And it was held in Waterfront Hotel, which is, ano siya, sabi ko, social la, Waterfront Hotel. So, umatend ako. Of course, umatend ako. And then, meron pa free taste. So, I tried the product. Actually, four caps yun, yung 30 ml caps. Naubos ko, masarap kasi. Yung una ko talagang napansin, yung pananakit ng joints ko is nawala. No? Ewan ko bakit nawala. So, well, of course, I'm so happy that time kasi nawala kasi ang hirap pag masakit yung joints, di ba? Pag nagda-drive ka, pag bumaba ka, para kang nakayuko dahil sa sakit, di ba? Ayun. So, hindi ko lang talaga pinansin pa. Then, after a month, may nangyari yung anak ko na very asthmatic siya. Almost every month, papunta-punta kami sa hospital. Palagi, siyempre, palaging absent, ganyan. So, sabi ko, i-try ko kaya yung green barley kasi sabi naman ni Paul na yung green barley, natulungan siya doon sa asthma niya. So sabi ko, i-try ko kaya siya. So bumili ako ng one bottle. So doon nagsimula, one bottle of green barley, no? Tapos sabi ko, after 15 minutes, kapag walang mangyari, punta na kami sa doktor. Anyway, 10 minutes pa lang, grabe yung ubo niya. Grabe yung... grabe yung ubo niya. Tapos, pawis, as in, grabe talaga. Tapos yung phlegm, lumabas talaga siya. Sabi ko, okay ka lang ba? Sabi niya, okay na daw siya. Medyo na-relief na. So, we decided not to go there na lang. So, tuloy-tuloy yung pag-inom. Alam niyo ba, all throughout her college years, 8 college years, once lang kami nakapunta ng hospital. Kasi, alam mo na, pag medical students, grabe yung stress, ganyan, di ba? So, I'm so thankful sa green barley na ano talaga siya. Well, hindi na kami pumupunta doon. So, ayun. Officially, I joined Green Barley Health Wealth International Corporation last August 13, 2008. Pero when I started that time, parang wala lang, medyo nag-share-share lang, ganyan. 2009, ito na yung turning point ko talaga. Nung bumalik yung sakit ko, I was 25 years old. Meron akong inoculin purpura. Nung bumalik siya, 2009, kasi yung pag-inoculin purpura, grabe yung mga pantal-pantal sa paa. Ang hirap maglakad. Tapos, masakit yung kasukasuhan mo. As in, akala ko nga, wala na, last na yon. So, pumunta kami dito sa Cebu because that time I was in Bukidnon pa. Sa Tsonghua, tapos pina-check ang the only medicine na ibibigay nila is steroid. So ang nangyari, gumaling ako, masakit yung ano ko, ay lumaki yung mukha ko, ang pangit ko talaga, at saka ang taba-taba ko. So ayun, nung 2009 bumalik na, sabi ko, itry ko kaya yung green barley. Kasi tinakita ko doon, meron siyang P4D1, which is the effect is stronger compared sa steroid. So, it's an enzyme. So sabi ko, i-try ko kaya siya. So I tried the green barley, 4 bottles in 4 days. Alam nyo ba, in second day pa lang, grabe, natatanggal na yung mga pamamaga sa katawan ko, sa lower extremities ko. Hindi na sumakit ang tiyan ko. Bali, na-control siya. Hindi siya natuloy. Kasi kung hindi maagapan yun, magiging lupus erythematosus. No? So I'm so thankful with green barley. It's WIC green barley talaga. So 2010, ito yung itsura pag merong inoculin purpura. Ano lang, actually that's not mine, pero ganyan talaga yung nangyari sa akin. Okay. So 2010, nagsimula na akong share, tapos inalam ko yung product, inalam ko yung marketing plan kung paano ba ako kikita. So we have this presentation kahit saan-saan pumupunta ako. No, ayan, meron kami, ang dami namin mga presentation. Umabot ako ng Bohol, umabot ako ng Tacloban. So, buti na lang, nandyan si Sir Chris na sinalo niya yung Bohol at saka Tacloban. Anyway, so pinag-aralan ko yun. No? Unti-unti, nagkakaroon na ako ng mga kasama ko dito sa Health Wealth. So,
no, 2012, ito na. Yung anak ko, 2012, magka-college na. Sabi niya, Ma, I want to become a doctor. Okay, sabi ko, wow ha. Pero that time, 2012, sineryoso ko talaga, na talaga yung ano ko, yung business ko sa health well. So that 2012, ang nangyari, nagkaroon ako, imagine na umabot ng 1 million yung kinita ko that time. So timely, yung anak ko na papasok sa college, tapos yung gusto niyang kukunin is medicine. So medyo mahirap, di ba? Medyo kung titingnan mo, ang laki ng expenses. Pero sige lang, okay lang. So dahil andito ako sa Health Wealth, we decided talaga na okay, i-pursue mo yung whatever dreams you have. Kasi actually, sa totoo lang, when I was, during my college years, looking back, ayoko talaga ma-experience yung mga anak ko na dadaan sila sa ilog, bit-bit yung sapatos, kasi nga para hindi mali-late, so I need to in shortcut, papunta ng school. So, yung mga ganyan na mga situation, ayokong maranasan nila yung ganon. And then, that time pa, we don't have any other options. So, syempre, mag-asawa. So, ayun, yung bata-bata ko pa nag-asawa. Anyway, so, ayun. Ito pa, my other point na gusto kong i-share sa inyo, kasi dito sa Health Wealth, kung ano yung pangarap ng mga anak natin, pwede nating matupad. Pwede nating tuparin yung mga pangarap nila. Gagawin lang natin ang Health Wealth. Kasi kung hindi dito, hindi magiging, actually graduate na siya ng medicine. Yung isang anak ko, graduate ng ng nursing. Yung isa naman, college level. So he's undergoing yung personal development training. Kasi alam mo, kung minsan yung mga anak natin, meron silang kanya-kanyang gusto sa buhay. So marami siyang mga tinatry para kung ano iba yung gusto niya. So ako, andyan lang ako to support kung ano yung mga hiling ng mga anak ko. Tapos yung isang anak ko, business. Kahit the nursing siya, nagbi-business siya, no? So ayan. Now, yun yung mga ano ko. Nagkaroon din ako ng, nagkaroon din ako ng sasakyan sa awa ng Health Wealth, sa tulong ng Health Wealth. Okay, eto na. Dahil pandemic na nga, siyempre iniisip natin, paano natin i-reach out yung mga natin, yung mga downlines natin. Dito sa Cebu, pasensya na, dito sa Cebu, very strict during pandemic. So we don't have any other options kundi to connect them through internet, through webinar. So buti na lang, we have this webinar, we have this Zoom meeting every day. So kung sino yung gustong malaman tungkol sa business natin, andyan, we have that available yan every from Monday to Saturday. So I was able to reach out my downline yan from Hong Kong, from Macau, and then yan from Saudi Arabia. So, di ba, na kung minsan iniisip natin na wala tayong options, but there is another option pala talaga. Okay, so during pandemic, more on deliveries na lang. Kasi bakit? Ang mga ang mga nag-umiinom na ng green barley, no, yung mga umiinom na ng green barley, pabalik-balik yun. Tapos madadagdagan. Kaya during that pandemic talaga, kahit nasa bahay lang, merong mga orders, merong bumibili, merong umiinom. Kaya hindi talaga naubusan. So ayan, yung mga leaders ko, I'm so thankful na since I started yung iba, sabay-sabay kong nasama ko na, kasama ko na dito, and then until now, so sila yung mga leaders ko na I'm so happy na dahil nandiyan pa rin sila, tumatangkilik, nagpapatuloy, kahit ano pa yung mga challenges na darating sa buhay natin, nandiyan pa rin sila. Okay. So during pandemic, akala ko nga wala nang mga bagong qualifiers, pero meron pala. So hindi pala yun nagiging balakid na yung pandemic, hindi ka makalabas, yung control, yung limited lang yung movement natin. Pero with our product, kasi yung product natin is for health, di ba? Ang problema natin ngayon is yung health at saka yung economy. Kaya tayo ang gagawa ng economy natin, okay? And ito yung nanalo kanina ng Fanatics. Okay.
we dito actually ang ganda talaga ng ano ng system ng company kasi we were able to we could be able to reach out our friends outside Philippines. Imagine, meron tayong Brunei, meron tayong Hong Kong, and actually we have also in Saudi Arabia and US hindi lang nakapagsubmit ng pictures. So dahil diyan, meron pang gumawa pa ang ano ng company ng yung sachet lang to make it ano mas less ang cost ng freight, 'di ba? Kasi pag yung bottle yung sa Saudi pa lang parang double na yung cost, pero hindi tayo pinabayaan ng company na gumawa sa talaga sila ng paraan. Okay. In my 2 months income during pandemic, actually, hindi ko akalain na habot ng ganon kasi wala naman talaga, limited yung mga activities, pero umabot siya ng 94,900. So I'm so thankful talaga dahil merong nagtumatangkilik sa product natin. Kaya ayun, merong meron din tayong bumabalik sa atin. So these are the following what I learned from being a HWIC entrepreneur. Hindi lang naman puro material lang, puro pera lang ang nagbago dito sa healthware sa buhay ko. Meron din dito'ng natutunan, ang dami ko natutunan. Okay, service. Ano ba yung service? Service is giving. Dito ko natutunan yung pagiging mag-servisyo, di ba? Service to our downlines, service to our customers, and even to our work cross lines. Actually, if we serve them, we are serving our upline and automatic sa company na yon. So by serving them, we are serving our company. Sabi nga ni Zig Ziglar, sabi niya, I don't know if that's the exact word, sabi niya, if you help enough people get what they want, you will get all, imagine all you want in life. And then the perfect servant pa is Jesus, di ba? Sabi nga niya, if you help one person, you are serving God. And meron pa, no? You will fulfill your purpose in life. So, ang ganda, di ba? Doing service, di ba? Okay, ano pa? Affirmation. Grabe talaga tong affirmation. Malaking tulong talaga to sa atin. Kasi, alam mo bakit yung I am? Kasi wala na bang ibang tao, hindi yung ibang tao makapagsabi sa'yo kung ano ka, ikaw lang. So, palagi ko yung sinasabi, na every day, every bago ako matulog, and then before ako before ako babangon, ayan, I need to, because I want my day to be my, that new day to be my best day of my life. Kaya palagi kong sinasabi, I am, so depende sa'yo kung ano yung gusto mo. I am a Green Valley winner. Ayan, I am active, ganyan, I am pretty, I am beautiful, or gusto mo ba ng wealth, I am wealthy, I am abundant, yan. So, nasa sayo lang yan, di ba? Alam mo, natutunan ko yan, si partner Mel, palagi yan nagpo-post ng mga affirmations every morning, kaya sinusundan ko yan, no? Pero I have also my mentors, si Bob Proctor, si Eric Worry sa Network Marketing, si Og Mandino and Napoleon Hill. So sila yung mga, isa din sa mga, mentors ko, nurture. Dito sa Health Wealth, we started as friends or we started as business partners. So we've developed relationships, di ba? So siyempre, nandun na yung relationship. So, dapat alagaan natin, respetuhin natin yung mga kanya-kanyang mga gawi o kanya-kanyang karakter ng isang tao, di ba? So, dream. Believe in your dreams. Dito ako nagsimulang mangarap. Kasi, kung nagiging empleyado lang ako, mahirap. Yung pangarap ko hanggang kain na lang, di ba? So, here sa Health Wealth, grabe talaga yung nangyari sa akin, yung dream ng anak ko, tapos yung dream ko na marami akong taong matutulungan. Ayan. So with HWIC, kasi kung nakikita niyo lang yung marketing plan kanina nga, sabi ni Ma'am Vicky, nasa sayo kung magkano yung gusto mong kikitain. No? So ganyan yung kaganda yung ano natin, yung company natin. So return,
lahat ng nare-receive natin, lahat kung ano-ano man material, yung pagkatao natin, nagbago, lahat ibalik natin kay Lord. Dahil kung hindi dahil sa kanya, wala tayong mararating, di ba? So for me, I really do believe a portion of what we receive, what I receive, ibibigay ko talaga sa kanya. One time yung anak ko, sabi ko, Lois, kasi siya yung humahawak ng ATM ko, sabi ko, Lois, you give 4,000 kasi meron ako mga churches na binibigyan. So sabi ko, Luis, bigay ka ng 4,000. Sabi niya, ang laki naman, ma. So, alam niyo na kung magkano yung chineke ko that week, di ba? So, ayun. Sabi ko, hindi, huwag kang matakot kasi alam ko, kahit na hindi man pera ang binalik sa atin, yung becoming healthy, yung pagiging healthy natin, we are more than millionaires pa kasi we still have the chance para i-achieve natin whatever dreams we have. So, attitude, gratitude, is the best attitude talaga. So ngayon pa lang, I would like to thank mga downlines ko na nandito pa rin sa akin, no? Sa HealthWeb, sa HWIC, and then sa company natin, kay Ma'am Vicky, and sa kay Sir Joey, mga mentors. So thank you so much. Alam nyo, it's just, two words lang. Thank you, thank you. Ako, pag if I am depressed, or medyo nanghihina, ang ginagawa ko talaga is hanap ako ng mga bagay-bagay na pwede kong pasalamatan. Naaabot ang 100, pag umabot ang 100, wala na, magaan na yung feeling ko. Okay, so gusto ko din i-share ito, I can do all things through Christ to strengthens me. Sa business natin kasi, kuminsan na discourage tayo, kuminsan tinatamad tayo, kuminsan ano ba, parang walang nangyari, di ba? Pero pag sinasabi ko to before retiring and before rising, sinasabi ko yan kasi gusto ko prevention, di ba? Bago pa mangyari kung ano may yung discouragement, nandiyan na yan. So I can do all things through Christ who strengthens me. Babalik yung strength ko, babalik talaga. Another one, if God is for us, who can be against us? Sa business natin, maraming rejections. Grabe talaga. Kahit saan, maraming. So, although, kailangan natin yon yung rejection, because that will make us better person and stronger, di ba? So, ayan, palagi ko yung sinasabi kasi kahit na bigyan lang ako ng time na makikinig, yun, okay na yun sa akin. Kasi hindi natin alam, next day, the following year, babalik magtatanong yan, di ba? So, if God is for us, who can be against us? Lalo na yung product natin, hindi tayo makihiya kasi yung product natin is super effective. And yung marketing plan natin, yung business natin is really very, talaga siya, fair talaga siya. Okay. Now, ito na. My total gross income on my PR in with HealthWealth International Corporation, umabot pala siya ng ganun kalaki. Actually, yung anak ko, sabi nga niya, 3 million lang. Pero anyway, I'm so thankful talaga sa HealthWealth International Corporation na nagkaroon ako ng ganun na income, no? Example, kasi empleyado ako dati. If I am an employee, I am earning 25,000 per month times 12 months times 12 years. So, magkano lang? 3.6 million. Compare sa health wealth na kinita ko na umabot ng 8 million. Isa pang gusto kong kasi dito we have time talaga to our family. Yung anak ko na nag-medicine, grabe yung demand ng time. Maya-maya sabi, ma, punta ka dito, ma, mayroon ako ipabibili sa'yo, ganyan ba? Kung nagtatrabaho ako, hindi ko yung magawa. But with health wealth, nagawa ko yun ang mga, kung ano yung mga otos-otos ng mga anak ko. Okay, with that, sa lahat ng mga na-receive ko, I'm so proud to shout, stand proud, health well. Again, stand proud, health well. Stand proud, health well. Sana meron kayong natutunan na aral from my story. And to God be all the glory. Thank you so much. Grabe, iba talaga dito sa Health Wealth. Thank you so much, Ma'am Sandra. And congratulations dahil may anak ka ng doctor at nurse at dahil po yan sa pagsisikap nyo na gawin ng Health Wealth business.
At syempre, patunay lang yan na lahat talaga ay may pag-asang umasenso basta't determinado ka lang. At syempre, ang importante, may pangarap ka. Huwag na huwag kang titigil at susuko sa pangarap mo dahil nasa health world ka na.